Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Abangan ang aming special shoutouts at pasasalamat sa dulo ng aming video. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito po ang inyong kapalaran bukas na ngayon ang broadcast. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards para sa March 3, 2020, Martes, para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan. Ang unang baraha po ay ang strength na ilalagay natin sa stop. Ang pangalawang baraha po ay ang King of Wands na ilalagay natin sa look. At ang pangatlong baraha po ay ang Knight of Swords na ilalagay natin sa listen. Ito po ang simbolismo ng strength. Ito naman po ang simbolismo ng King of Wands. Ito po ang ibig sabihin ng Knight of Swords. Ngayon, pagsamasambahin po natin ang ibig sabihin nila. Kapag binasa po natin ang mga ito, ito po ang aming interpretasyon. Sa card ng tarot na strength, isang babae ang malumanay na pinapaamo ang isang leon sa noo at bibig nito. Kahit nakilala ang leon sa bangis nito, pinangangalagaan ng babae ang mabangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na enerhiya. Ang leon ay isang simbolo ng ating mga hilig at pagnanasa. At sa pag-tame sa kanya, ipinapakita ng babae na ang ating mga hilig at pagnanasa, tulad ng leon, ay maaaring maipahayag sa mga positibong paraan kapag ang inner strength, flexibility, at resilience ay ating ginamit. Hindi siya gumagamit ng puwersa o pamimilit, kundi inilabas niya at ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang magapi at kontrolin ng leon. Ang pagtagumpayan ang mga hadlang na kinakaharap natin na may kaugnayan sa ating sariling mga pagdududa, takot, at pagkabalisa, yan ang dahilan kung bakit ito nagpakita sa stop position. Sa isang pangkalahatang konteksto, ang card na ito ay nagpapahiwatig na natututo ka ng maimaster ang iyong mga takot at pagdududa. Mayroon kang lahat ng kasanayan at kailangan mo upang maging magtagumpay. Ang focus ngayon ay upang lupigin ang iyong pangsariling pagkabahala at maniwala sa iyong sarili. Maaring nagpakita ito sa atin para tayo ay paalalahanan na tayo ay maglaan ng oras na kilalanin ang ating mga damdamin, maging mapagpasensya, at maging mahabagin sa ating sarili at makahanap ng isang bagong tiwala sa ating mga sarili at sa iyong kakayahan. Ang King of Wands ay nakaupo sa kanyang trono na may hawak na isang namumulaklak na wand sa kanyang kamay, isang simbolo ng buhay at pagkamalikhain. Ang kanyang trono at kapa ay pinapalumitian ng mga leon at salamander, parehong mga simbolo ng apoy at lakas. Ang salamanders na kumakagat sa kanilang sariling buntot ay kumakatawan sa kawalang hanggan at ang patuloy na drive upang sumulong laban sa lahat ng mga hadlang. Kaya ito nagpakita sa look position ay para sabihin sa atin na ikaw ang mag-uudyok at mamumuno sa mga nakapaligid sa iyo ngayon. At magtatakda ng isang magandang halimbawa para sa mga taong tumitingala sa iyo. Hindi ka nag-aalala tungkol sa opinyon ng ibang tao sa iyo at ginugusto mong maging kaiba sa lahat.
Ang Knight of Swords ay nagpapakita ng isang kabalyero na nakasuot ng baluti at patakbo siya lulan ng kanyang puting kabayo. Ang espada ng kabalyero ay nakataas, isang simbolo ng kanyang dedikasyon sa kanyang layunin at misyon. Ang puting kabayo ay sumisimbolo sa dalisay na enerhiya at intelektual. Sa kanyang likuran, makikita ang mga ulap ng bagyo na nagsisimula ng mamuo at ang mga puno ay umuyuko sa malakas na hangin. Ang ahangin ay hindi humihinto sa kabalyero. Direkta niyang sinugod ito sa beak na makumpleto ang kanyang misyon. Maaaring nagpakita ito sa ating listen position para tayo ay mapaalalahanan na tayo ay kailangan maghinay-hinay lang at huwag maging masyadong mapusok. Ang card ay nagpapakita ng padalos-dalos na kung minsan ay nauuwi sa hindi pakikinig sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, kapanapanabik din siya at kamanghang-manghang nakakaakit siya ng ibang mga tao. Sumatotal, pinapaalalahanan tayo ng ating mga tarot cards ngayon na itigil daw po natin ang pagdududa sa ating mga sarili at kakayahan dahil mayroong mga taong tumitingala sa atin at upang tayo ay patuloy na pakinggan ng mga taong nakapaligid sa atin, tayo raw po ay dapat matutong magpahinay-hinay at huwag maging mapusok. Ito po ang mensahe ng ating mga tarot cards ngayon. Maraming salamat po. Shoutout po kay Henrita Malayo na nagsabing, "Good evening po. God bless us always and more abundant blessings to come. I claim it po." Sabi naman po ni Rachel Ramilo, "Pa-shoutout po. Amazing events." Sabi ni Future Tech, "Wow, ako din pabati. Binabati ko po lahat ng aking pamilya dito sa San Jose del Monte City, Bulacan." At tinatanong po sa atin ng ating kaibigan na si Leon Cooper, kung wala pa daw po ba akong lover? Wala pa kapatid. Kung nais nyo din po na kayo ay aming mabati, mainam ay mag-iwan lamang po ng komento sa aming comment section. Muli po, kami dito sa Daily Habit Channel ay nagpapasalamat ng taus puso sa walang patid ninyong pagsuporta. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hangad po namin ang kagalingan ng mga sakit-sakit sa pisikal, mental at espiritual na aspeto ng inyong mga buhay. Ang mga tarot cards ay gabay lamang po natin. Nasa sa atin pa din po ang desisyon sa pang-araw-araw. Ngunit ang pinakamainam pa din ay ang ating pagdarasal sa ating poong may kapal.